Ito palang feedback natin guys sa Zipal FM30 na deflector fender. Pang front fender lang ito. 8 months ko nang itong nagamit. Then naakyat ko na rin ito ng AFP trail 2 times. Filinvest at saka marami pang iba. Naulanan, nainitan na rin ako kung saan pa natin nagamit ito. Pero panalo talaga ito. Yung itsura pa lang niya, napaka slick. Tsaka ang astig, di ba? Kaya ito yung pinaka nagustuhan ko. Tsaka regarding naman sa talsik, hindi ganun ka... Hindi ako natatalsikan sa taas. Unlike na wala akong fender, mga fender lang na ganito. Usual na mga mumuray. May talsik, pero ito maganda kasi. Malapad, tsaka mahaba-haba. Kaya yung talsik, hanggang dito lang. Kaya very useful talaga siya lalo na pag malapit ang tatlo. Kaya sa trail, maganda rin ang performance niya. Ito, nabili pala natin to sa Shopee kay Newton Multi-Sales. I think nabili ko lang to last year ng 600 pesos. Hindi ako nagkakamali. Currently, out of stock siya. So, ipopost ko pa rin yung link niyan below. Hindi ko sure kung magkaka-stock pa siya eh. Pero napaka-solid nito. Ang material pala niyan is... Technopolymer resin. Tapos yung haba niya is 18.9 inches, may lapad na 3.5 inches. Then may kasamang tatlong decals 'yan. Green yung sticker, green, black, green, red, saka blue. If hindi ako nagkakamali. Pero yung green yung nilagay ko. Tapos ang purpose naman nito is pang enduro downhill and then pang XCMTB. Pero ito, ginamit natin siya sa hybrid MTB. I think, nung unang ginamit ko kasi ito, may shocks pa ako eh. Pero ngayon, naka-rigid fork na lang ako. Medyo ginawan ko na lang ng paraan yan. Ayan, nagbutas ako rito. Tsaka nilagyan ng clamp ng cable tie para mas may fit. Kasi pang ano talaga ito eh, mas maganda yung kapit nito pag may fork ka kasi may provision na butas dito. Ito kasi sa rigid, wala. Pero pag sa mga ano to, tawag dito, pag sa mga gravel bike, mukhang pwede din naman siya eh. Basta maganda yung clearance ng gulong. Ito kasi naka-Moso M6 ako, and then yung size nito yung universal. Yung tires ko naman, yung gulong kong ginagamit ngayon is 700x45C. So kasya naman siya, napakalaki ng ano, clearance. Tapos nag-maxi space din ako na 29er, 2.1 yun. Maganda pa rin ang clearance nun. Walang sayat. Ayun lang, pang 27.5, 27 pang 29er siya. Ayan, simula nung nakabit ko to, never ko nang binaklas. Ang weight lang naman niya is 130 grams, so hindi naman ganun kabigat. Napaka-useful niya kasi eh, kasi konting ulan lang, tsaka putik. So hindi na pupunta sa mukha ko or dito sa may top tube ng bike hanggang dito lang. Though natatalsikan pa rin ako pag sa may cleats ko, sa may sapatos, nagpipedal. Very minimal lang naman, pero pag heavy rain siguro talagang hindi may iwasan, mababasa ka. Pero ayun, napaka ganda ng quality yung basta Zipal. Kasi bumagsak na rin tong bike ko before, never naman siya nabiyak. Kasi ang rigid nito eh, tsaka ang firm. Kaya quality talaga siya, kumpara mo sa ibang mga fender.
makikita nyo naman yung mga demo natin, to, masasabi ko rin naman to na sulit talaga sa presyo niya. Kasi ilang beses for 8 months, na trail ko na, na long ride, saan-saan pa, na ulanan, na igitan, kaya panalo yung presyo saka yung quality nito. Sa mga naghahanap ng fender, siguro ito yung mga yung front fender, ito yung isa sa pinaka-nire, mapukonsider nyo. Saan nakatulong ko sa iba. Again, this is J6. Thank you for watching. Ride it, bike it, enjoy. Woo-hoo!